Dinadasalan natin sila at hinihingan pa ng tulong. Pero alam ba natin ang kwento sa likod ng mga puon na nasa ating mga simbahan at ipinaparada pa tuwing Semana Santa? Sa Makabebe, Pampanga, industriyang maituturing ang mga rebulto. Pero ang sastreng si Mitch mula sa bayan ng Masantol, pagdadamit ng mga santo ang kanyang ikinabubuhay. Papantayin mo siyang ganun. Naabutan siya ng aming team na naghahabol ng pagtatahi ng mga damit na gagamitin sa mga ipoprosesyong santo ngayong Semana Santa. Tulong-tulong silang magkakamag-anak sa pananahi. Si Mitch ang nagdidisenyo at nagtatabas. Ang kanyang ate ang tigatahi habang ang kanilang nanay tumutulong sa paghihimulmol. Nung umabot ako ng 15 years old, iniwan kami ng father ko. Doon ako umalis ng bahay. Hinanap ko yung sarili ko, pinag-aral ko yung sarili ko. Nang ibang bansa ako. Nung nakaipon ako, pumili talaga ako ng sarili ko. Pinapangarap kong santo. Yan nga po si yung aming patron dito sa Pampanga, ang Birhen de los Remedios. Umuwi lang po ako ng Pilipinas para bihisan ko lang siya, para ako gumawa mismo. Sila rin ang nagbuburda. Mabusisiraw ang pagtatahi ng damit para sa mga santo. Mas matigas daw kasi ang mga telang ginagamit para rito. At mas marami ring layers o patong. Parang isang tao rin na pag may birthday, kailangan may bagong damit. Sa ating mga Kristiyano, devotion yan. Kapag sasapit ang lalo na mahal na araw, bilang pasasalamat natin or paggugunita sa kamatayan ng ating Panginoon. So lahat ng mga kamarero, mga busy yan, mga nagpapagawa ng damit, ganun nila maipakita yung pagmamahal nila sa santo eh. Ganun nila maipakita na ma-share yung mga blessing na dumating sa buhay nila. Karamihan sa mga ginagawa nila ng damit, mga life-size na rebulto. Yung mga embroidery natin, ginagawa natin yan through hand. Gawa ng mga sa karton, sa mga sinulid. Tapos yung mga tela naman, syempre may mga local tayong mga stores like Divisoria. Nire-research din daw nila kung ano-ano ang mga disenyong naaayon sa mga santo batay sa mga patakaran ng simbahang Katoliko. Pag tinignan ko lang yung isang bagay na gustong disenyo ng isang kliyente, kumukuha ko ng idea dun sa gusto niya at sinasama ko yung sarili kong idea. Nabubuo ko yung isang damit katulad nung nasa likod ko. Depende sa nakasulat sa liturhiya, yung titulo ng isang santo, let's say, Dolor. Siyempre, pag sinabing dolor, pag hapis, kailangan nakaitim yan. Kasi alam naman natin na na-crucified si Jesus, so nagdadalamhati siya. Kalimitang inaabot ng isa hanggang dalawang buwan ang pagbuo ng life-size na damit ng santo. At si Mitch ang nagde-deliver mismo ng kanilang gawa kahit pa saan daw probinsya ng Pilipinas. Dahil siya rin mismo ang tigasuot ng damit sa imahen. Ang presyo naglalaro mula 5 to 80,000 pesos. Iba't ibang klase po ng damit eh. Depende po. Kapag embroidery po, meron po tayong special or semi-special. Ito po ang pine thread. Ito naman po ang gallons na ginagamit na pang trimmings na nanggaling po sa bansang India. Ito naman po yung mga sa atin, yung mga locals natin na tinatawag nating synthetic. Ito ang mga samples ko na isa sa gawa sa metal thread. Bata pa lang daw siya, hilig na ni Mitch ang magdisenyo ng mga damit at ang kanyang mga pinagpraktisan, mga retaso. 10 years old pa lang ako nang meron akong pinsan na lumipat sila ng sekta. Yung father yata niya na naibaon niya yung mga puon nila sa bahay. Tinuro sa akin kung saan binaon. Hinukay ko. Nakita ko yung mga santo parang nagkalugas-lugas na yung damit. Ginawan ko ng damit ito. Tapos nung nagawan ko, sabi ko, parang doon ko naramdaman yung saya sa puso. Nagsimula lang daw si Mitch sa paraket-raket na pananahi hanggang sa lumago ang kanyang negosyo. Ang unang-unang kliyente ko talagang blessing sa akin is isang pare. Taga Laguna, sa shrine ni Lolo Uweng. Hindi ko alam, sunod-sunod yung pagpunta ko sa simbahan, sunod-sunod lahat na ng offer sa akin. Nagkaroon ako ng kliyente sa Antique, sa San Jose del Monte, Pangasinan. Tapos meron pa tayong ibang bansa. Kaya Lord, sabi ko, salamat. Hindi mo ako pinabayaan. Ano man ang binigay mo sa akin na unlimited na problema. Pero nakayanan ko. Ngayon, nakapagpundar na siya ng makina, sariling bahay at lupa at napagamot pa ang kanyang ina
na may cancer. Ito na po yung last na CT scan ng mother ko na ito po yung part na naoperahan na natanggal po yung left lower lobe niya na nagpapatunay na it's cancer free po. Yung mga problema namin noon na mga utang, medyo nabayaran. Galing ka sa wala, nagkaroon ka, nawala ka ulit. Ito talaga yung pinaka-niyakap ko sa lahat ng ginagawa ko. Kasi naniniwala ako na kada bihis ko sa isang santo, kasama ako sa mga dasal. Kahoy o resin ang karaniwang material na marebulto. Pero ang teacher na si Arvin, bumubuo ng mga imahen gamit ang clay. Ang kanyang mga obra, 3 to 6 inches ang laki. Ang ilan sa kanyang mga nabuo, mga imahe ng Birheng Maria at ni Jesucristo at Santo Niño. Ang nag-impluwensya raw kay Arvin na gumawa ng mga rebulto, ang kanyang yumaong yaya. Madalas daw kasi siyang isama nito noon sa simbahan at sa mga padasal. Grito ako noon, natatandaan ko may mga project kami sa eskwelahan. Parang gusto ko nang gumawa ng mga clay images. Hanggang lumaki ng lumaki. Nagkaroon na ng mula bilog na ulo, nagkaroon na ng mukha. Nanonood ako ng videos kung paano nag-sculpt sa wood mula sa detalye ng mukha hanggang sa damit lalo. So dito, bumibili ko ng bases sa paggawaan ng santo. Then nilalagyan ko ng minsan pipe o kaya wood para magsilbing paanan ng isang santo. Ginugupit ko ito palda na sukat dito sa nauna kong ginawa. So dito ngayon ang inspirasyon ko ng paggawa. Ang ibang bahagi naman para mas lalong maging matatag, lalagay ako ng braces, halimbawa ay alambre o kaya ay stick para hindi masira. Though laging may part na nadideform, doon naman pumapasok yung pagre-repair. Siyempre, yung mami ko, dahil bilang arts teacher, nakikita ko kung paano niya binibigay ng projects yung kanyang mga estudyante hanggang nung nakita din niya itong potential ko sa pag-clay. At dahil gawa lang sa malambot na clay, dapat maingat sa paghawak ng mga ito. Madali kasing ma-deform o mawala sa hugis. Kaya pinapayuhan rin ni Arvin ang kanyang mga kliyente na lagyan ito ng glass case. Hanggang nung lumaon, nakita ng iba, tinatanong nila kung pwedeng bilhin. Sinabi ni Father, ibenta mo na para makatulong sa pag-aaral mo yung pagbebentahan mo nito. Pero yung iba naman, halimbawa, itong nandito ay niregalo ko lang din doon sa kaibigan ko na may debosyon doon sa pinagkopyahan ko ng imaheng ito. Ang mga clay na rebultong ito na ibebenta ni Arvin mula 300 hanggang 2,000 pesos. Naging inspirasyon ko sa paggawa nito, yung mga inais ko din na magkaroon ako noong araw, yung mga life-size sa Santo Images. Lagi kong tinitingnan yung detalye nila, lalo't higit yung features ng kanilang mukha, gayon din sa damit, mula sa mga burda ng mga sikat na bordadero, kinokopya ko yon dito sa maliliit na version. Ngayong Semana Santa, sigurado marami sa atin magbibisita iglesia o manunood ng parada ng mga santo. Ngayon, alam na natin na sa likod ng bawat puon, may mga taong hindi matatawaran ang debosyon.